Hola, hola. Hello, my friends. Like, comment, subscribe. Watch now. Raksi TV. Whatever the topic, like it. Hello, good day, mga friends. Yan, nandito na naman ako, no? Ang inyong lingkod, si Mr. Raksi TV. Okay? Bari, meron tayong paribagong vlog ngayon, mga friends. At bago ko sabihin kung anong i-vlog natin ngayon, ay huwag nyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Yan po oh. Kita nyo na. Raksi TV. Okay? Tara. Samahan nyo ako ulit sa ating panibagong vlog. Let's go! Oh, mga friends. Ito po ang i-vlog natin ngayon. Alam niyo ba kung anong klaseng bunga to? Kung anong prutas na to? Sigurado alam niyo na kung ano to. Ito ay ang tinatawag nilang dragon fruit. Okay? Bali ang laman nito pula. Red fresh po. Ang scientific name ng dragon fruit na to ay Hylocereus purpurisus. Yan. Kadalasan nakikita nyo din to sa mga palengke, sa mga mall, binibenta din ang ganitong prutas, itong dragon fruit. Nagtataglay ito ng antioxidant. Ay, tinatanggal niya yung mga radical sa ating katawan para iwasan tayo magkaroon ng mga cancer. Ang isa pang health benefits ng dragon fruit na to ay anti-diabetes kasi nireduce niya ang blood sugar sa ating katawan. Tapos nakakatulong din to sa ating mga intestines, okay? Sa ating digestion. Kasi ito nagtataglay ng tinatawag na prebiotics. Okay? Yan. Pag nakakain tayo noon, bari nililinis niya ang ating intestine. Saka isa pa, nakakatulong to sa normal na pagbabawas, okay? Para maiwasan natin ang constipation. Kasi ito ay nagtataglay ito ng maraming fibers, okay? At isa pang benefits tong dragon fruit na to, magtataglay ng mga vitamins, okay? Majority sa mga vitamins na taglay nito ay vitamin C. Ang dragon fruit ay magandang kainin sa umaga, yan. So ayan na. Ano mga friends? Pitasin na natin tong dragon fruit na to, no? Kita nyo? Pulang-pula na. Okay? Ha? Kali na natin mga friends. Ayan. Sa nga pala mga friends, sa pagtanggal, hindi po inihila. Pag tinatanggal nyo, kailangan ang gawin nyo, ito, itwist nyo po to, no? Okay, ito po. Ayan, ganyan po. Ayan. Counterclockwise po. Yan. Pag ganun po, okay? Okay. Ah, tanggalin na natin mga friends para matikman na. Twist nyo lang mga friends, no? Yan. Hanggang matanggal. Ayan po. Yan, oh yan. Tikman na natin itong red fresh na dragon fruit, no? O Hylocereus purpurisus. Ah, tikman na natin. Hello mga friends. Para ito po. Ito po yung in-harvest natin ng dragon fruit. Okay? Yan. Yan po. Tingnan nyo. Pulang-pula na. Ibig sabihin, tilog na po ito. Okay? Yan. Yan po. Iba talaga yung kinahinog sa mismong mother plant, no, kaysa yung maaga yung tanggalin. Okay? Pag ganito, yeah, maganda. Kasi mapapansin nyo ang dragon fruit pag okay na sa hinog. Bakit sabi nyo? Kasi mapapansin nyo pag nasa tamang hinog na, kasi madali na po siyang tanggalin. Okay? Pagka-twist nyo, kanina, yan, natanggal na. Ito po. Yan. So, ipag madaling tanggalin, ibig sabihin po yun,
nasa tama na pong ano, pagkahinog niya. Pag hindi pa hinog, medyo mahirap tanggalin. Eh, hindi basta-basta maitwist. Usually sa dragon fruit, hindi yung maiwasan po yung mga kagat ng langgam sa balat nila. Kaya ito, may mga kagat to eh. Minsan di maiwasan yan kasi matamis nga ang dragon fruit pag habang tumataga, pag nahinog, tumatamis siya. Kaya kuminsan yung mga langgam gusto-gusto nilang akyatin, no? Puntahan tong bunga na to tapos kagatin nila yung mga parat. Saka ang paratandaan pala pag nasa tamang hinog na ang dragon fruit dito po, kailangan to makikita nyo hindi masyadong green na green. Pag medyo green pa to, ibig sabihin hindi pa siya masyadong hinog. Pero pag hinog na siya, naman sa tamang hinog na, parang ganito, yan, parang lupay-pay na siya. Pag hindi siya lupay-pay, di ba, medyo matigas pang ganun. Tapos kulay na green pa dito. Minsan mapapansin, green pa rin dito, green dito. Ibig sabihin, hindi pa yung hinog. Okay? Huwag nyo munang pitasin yun kasi pahit ang lasa. Pag tinikman nyo, maasim. Pinitas yung ganun na hindi pa, wala pa sa tamang hinog. Okay? Kaya, buksan na natin to. Right, ha? Bisa na natin. Well, in-adjust ko po yung camera ko para at least makita yung buo kung paano kong islasin. Okay, ito na po. Islasin na natin. Yan po. Kita nyo na, mga friends. Yan po ang kanyang laman. Oh. Usually ang tawag nila dito, Moroccan Red eh. Yan, pakita ko sa inyo. Sulo ng kanyang makikita nyo. Yan. Pero yung iba, sinasabi naman nila, Royal Red. Hindi ko lang alam ang exact na variety. Yung mga nakakaalam po dyan, pakilagay nyo na lang po dyan sa comment section, no? Dito sa ating vlog. Okay? Tikman na lang ni Mr. Vlog si TV kung anong lasa. Yan. Bali, may slice ko siya dito. Yan. Yan. Kita nyo. Para makita nyo. Yan. Tapos, ganoon ba? Tapos pag ganoon, ilan nyo? Dito nyo na, mga friends. Yan. No? Nasa inyo na yun kung anong gusto yung style ang pag-slice, no? Depende na po yun, no? Sa restart nyo. Okay? So, dito nyo. Yan. O, tikman na ni Mr. Vlog si TV. Yan, itong red fresh na dragon fruit. Natin. Kopi, kuha tayo ng ano. Po. Yan. Okay na. O, yan. Natin. Kapawa pa tayong konti. Sabihin ko kung ano yung lasa niya. Ate! Okay. So, pare ang lasa niya, mga friends. Okay naman yung tamis niya. Matamis din siya. Pero hindi naman siya super sweet, kumbaga. Hindi naman masyadong super yung pagkatamis niya. Mild lang. Okay lang. Tapos, meron siyang pagkaasim-asim na konti. Pero konti lang. Hindi naman yung... Parang hindi mo malalasahan eh. Mas dominante yung tamis kaysa yung pagkaasim. Okay? Yan po ang pagkalasa ko. Itong na... Usually, marami na po nagtatanim din sa bansa natin. At saka ano, ang madali lang itanim to kasi cactus siya, hindi siya masyadong masilan. Huwag nyo lang sobrang diligid kasi siyempre ang cactus kasi may sariling tubig na yun sa katawan nila. Kaya iwasan nyo silang madiligan na araw-araw kasi ayaw nila yan. Pag magtatanim po kayo ng dragon fruit, cactus na lang po ang gamitin nyo. Pagkatanim ng cactus pala, nung kailangan ilagay yung muna sa ano siya yan, sa isang lalagyan, no? Yung transparent, kumbaga yung panalagyan niya, lalagyan niyo ng lupa konti, lalagyan niyo ng sandy soil, yan yung sinasabi ko, river sand, yan tama, river sand yan.
tapos halu-haluin niyo po 'yon, tapos wag kayo muna maglagay ng fertilizer, no? Wag kayo muna maglagay ng cow's manure. Wag muna kayo maglagay ng chicken manure, mga lahat ng organic fertilizer, wag muna. Kasi pag gagamit po kayo noon, wala yung gamit doon eh, kasi habang nagpapaugat pa kayo ng cuttings ng dragon fruit, hindi walang effective naman po yun, okay? So ang gamitin nyo lang yan, sinabi ko, gamit ko yun ng river slang, tap soil, garden soil, yan, pwede po. Yan, pwede po kayo gumamit yan. Yung may sinulog na CRH, lagay nyo muna sa sa partial shaded area muna. Huwag nyo muna ilalagay sila sa sa biglang ilagay sa araw. Wag, kasi, siyempre, pinapaukat nyo sila, mabibigla sila, no? So, may posibilidad na, mag-dry yung cuttings, kasi siyempre, nagsisikatan ng araw, hindi pa masyadong, hindi pa siya established, no? Naalala nyo, di ba, yung kumain ako ng Peruvian apple cactus, kumain ako ng prepared na bunga, nung upon sa Pipos Indica, di ba? Tapos yung isa pa, parang naalala ko na, yung kumanak yung Cochin Fruit, no? Una naman yun sa iba namang Pitipir Cactus na kung tawagin ay Poponcia Cochiniripera. Or Cochin, in short, Cochin. Kasi tinawag na Cochin kasi shortcut ng Cochiniripera. Kaya tinawag na Cochin Fruit, okay? Yung mga nabanggit ko, saka ito, para silang cactus fruit. Pero magkaibang species ng cactus, okay? Yung Peruvian, pahaba siya, columnar. Yung mga prickly pears, parang siya, parang palad-palad, sabi ko, yan. Ito naman, ito, gumagapang na cactus, no? Kaya, kailangan niya ng trellis, no? Hindi ko na ipakita dun sa kanina yung trellis niya, eh. Pero, kailangan, pag magtatanim pala kayo ng dragon fruit, ito mga friends, no? Advice ko sa inyo, pag magtatanim pala kayo, halimbawa, nag-establish na yung, nakita niyo, maganda na yung ugat ng yung tinanim yung cuttings, no? Makapal na ugat niya. Kaya pwede niya ilipat sa lupa. Pero bago ilipat, kailangan may naka-standby ng trellis, okay? Or yung support. Pwedeng gawa sa simento. Usually yung karamihan gawa sa simento eh. Kasi pag gawa sa sa kahoy. Sabi nga din, kung minsan yung iba ginagamit nila yung gawa sa kawayan, gawa. Pero tingin ko, hindi mo matibay yun usually. Kasi dito sa atin, di ba, madali ang malalakas na bagyo dumating sa atin, mga klima natin, no? Kaya may posibilidad na mabubulok ang mga yun. Kaya mas magandang gamitin yun na lang yung gawa sa simento o yung complete na trellis. Okay, para lagay nyo siya doon. Ano ba, ito yung trellis. Ito, kumbawa, ito yung trellis. Yan, maglagay po kayo ng sa taas niya, maglagay po kayo ng gulong. Ang ganun. Okay, yan. Gulong po. So, may mga bakal po doon. No? Tapos, para, pag habang umakyat yung dragon fruit yan. Usually, ang dragon fruit kasi mga friends, no? Pag umakyat yan, usually, mabilis naman. Mabilis silang umakyat, dumami. Basta maganda yung pagkatanim yun. Okay, yan. Tapos, yan. Yung mga sanga-sanga niya, yan, bali yung branches, magka-branch po yan sa gulong, yung sinulatyan nyo, yun ang magandang gamitin nyo para at least yung mga sanga niya lalawit-lawit doon, okay? Kasi pag hindi nyo nilagyan ng gulong, babagsak yan, okay? Babagsak, kaya maganda yung may gulong sa taas, ito lagyan nyo ng gulong dito sa taas niya, yan. Parang isipin nyo, ganito ang trellis, okay? Usually, ang dragon fruit, namumunga naman yan, after. Depende sa maturity ng quality tinanim nyo, hindi aabot ng 2 to 3 years. Okay, yan, namumunga na po yung dragon fruit. Umpisa siya sa, mga flower. Usually, ang season nila, mga May, June, July, yan. Marami, ganyan ang season nila. Tapos, yan, makikita nyo sa mga parinke, sa mga ganyan ng buwan, okay? Ang magandang payo ko sa inyo, magtanim po kayo itong dragon fruit ito. Okay? So, yung mga nakain ko pang mga iba pang mga cactus fruits, no? Yung nabanggit yung sa Peruvian, prickly pear, fruits, no? Yung Cochin fruit, yan. Kung pala po ang lasa nito, para sa akin, mas matamis to. Peruvian, apple cactus, yung bunga ng prickly pear cactus, o kung sa Picos Indica, saka yung Poncia Cochiniripera, mas tingin ko, mas maganda pa itong kainin. Kasi, isa pa,
Medyo malaki siyang bunga niya. Yan po, oh. Yan, kita nyo. Yan. Oh, kita nyo gaano siya kahaba. My friends. So, yan. Kita nyo na. Gano'ng kalaki, no? Para ito, mas matamis pa to. Kaysa yung mga iba pa mga nakain ko mga cactus fruits na dati ko mga binlog. No? Tapos, dish in iron to. Ayan. Ayan, yung kulay yung... Sama pala, no, mga friends. Pag madalas kayo kumain ng dragon fruit, ako rin, naranasan ko din yan eh. Usually, ang ihi ko kulay red. Okay. Pero, huwag ko kayong mag-alala. Ayan nyo lang po yung gano'n na ihi nyo kasi natural lang yun. Saka ito, maganda to sa breakfast. Okay? Pwede nyo kayo ito, maganda to. Okay? Halimbawa, nagugutom kayo. Ayan. Pwede nyo lang kayo dito kasi mabubusog po kayo. No? Ayan. Maganda pala to pag nilagay sa rep, no? Itong dragon fruit. Malamig siya, chilled. Ayan, masarap. Gusto-gusto mga bata. Usually, mga iba eh. Ginagawa nila, nilalagyan nila ng gatas, okay? Minsan ginagawa nilang shake, minsan ginagawa nilang juice, saka pwede rin gawing jam. Sabi nga nila eh, itong balat daw ito, itong balat na itong dragon fruit na ito. Sabi nga, edible din. Pwede ko pa na-try. Sabi nga, edible, no? Minsan negro. Ewan ko, mayroon ko napasa minsan, may napanood ako minsan eh, sa YouTube na ginagawa nila din itong kinakain din nila itong balat ng dragon. Pero sa akin, hindi ko pa na-try. Saka yung isa pala, no? Yung bulakla niya. Sabi ko, may nagsabi sa akin, hinahalo daw sa dilimdik, masarap daw yung bulakla ng dragon food. Pero hindi ko pa na-try. Daming klaseng dragon food. Meron po yung kulay puti ang fresh niya. Yung sabi, tinatawag din ng Vietnamese white. Ang scientific name po nun eh, Hyroserius pundatus. Okay? Tapos, meron naman yung natawag nilang yellow dragon fruit. Tinawag nilang yellow dragon fruit kasi hindi ibig sabihin na yellow po yung laman niya, kundi yellow lang yung balat niya. Pero ang laman niya ay kulay puti. Okay? Yan. Yung pagkaiba. So, yan. Pag makakita po ako ng yellow dragon fruit, yan. Blablab natin. So, ano mga friends? Nandito na lang. At magpapaalam na ako. Yung mga ano pala, no? Yung mga gusto magpa-shoutout dyan. Yan, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba ng vlog ko. Gagawin ko lang na makakaya ko na isa-shoutout ko po kayo sa next naman na content ng itong channel ko ito. Ito ang topic natin ngayon. Ang bunga ng dragon fruit. O yan, kita nyo na, no? Kung nandyan lang kayo sa amin, bibigay ko na sa inyo ito, no? Ayan, tingnan na, friend. Yung mga baguhan dyan, yung mga first time pa nakakita itong channel ko, welcome na welcome po kayo dito sa aking channel. Okay? Ito na po. Pari, papaalam na si Mr. Vlogsy TV. Gaya ng dati, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Yan po. Yan. Vlogsy TV. Okay? Huwag niyo pong kalimutan ha! Paalam na ako mga friends! Okay? Goodbye!